kaawaan ka ng Diyos, anak. Nay, tikman niyo po yung empanada, oh. Dala ni Kuya. Busog pa ako. Nay, nagdala nga pala ako ng karneng baka kanina sa palengke. Nagdala ako ng kalahati dito. Ano yan, suhol? Hindi mo ako makukuha sa mga suhol-suhol mong ganyan. Mabuti pa siguro sana, niluto mo na lang yan doon sa bahay ng prinsesa mo para lalo siyang mabundat. Sinanay naman, no? Minsan na nga lang dumalaw si Kuya dito. Ah, bakit? Pinilit ba natin siyang dumalaw dito? Mamaya, hanapin siya ng prinsesa niya. Sabihin pa, inagaw natin yung prinsipe niya. Nay, nangako ako kay tatay. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayo papabayaan ni Gigi. Kaya hindi pwedeng hindi ko kayo bisitahin dito at dalhin ko anong meron ako. Simula nang iniwan mo kami ng kapatid mo, tinapos mo, hindi mo na tinupad yung pangako na yun na binigay mo sa tatay mo, kung totoo man yung pangakong sinabi mo sa kanya. Ay, hindi naman totoo yan eh. Anong hindi totoo? Simula nang iniwan mo kami nung dahil sa racial na yon, eh kinalimutan mo na kami ng kapatid mo. Hindi mo na kami tinuring na pamilya mo. O ano, tapos ngayon, pinababayaan mo yung pag-aaral mo dahil sumama ka doon sa racial na yon. At ngayon, willing-willy ka na sa pangingisda mo. Ayun ba ang buhay na gusto mo? Tapos ngayon, nakikisama ka pa sa laot nung kinaigme? Ano, talagang kakaririn mo na ba sa buhay mo yung pangingisda mo? Ay, hindi naman masama mang isda eh. Marangal na trabaho ko yun. At kung yun magbibigay ginhawa para mabigyan ko ng magandang buhay yung mag-ina ko, paulit-ulit kong gagawin yun. Sa pag-aaral ko naman, Nay, hindi ko naman nakakalimutan yung pangako ko sa inyo eh. Magtatapos ho ako. Tapos magtatrabaho ako sa isang malaking restaurant at hotel bilang manager. Di ba yun yung pangako ko? Ay, ang hiling ko lang naman sa inyo, sana hindi nyo nakakalimutan na anak nyo ko eh. Sana nakasuporta kayo kaya sa kahit anong pagpupursige ko sa buhay. Kasi para sa inyo rin naman ito. Hindi kaya na-offend si nanay dun sa sinabi mo? Hindi naman siguro. Tama naman natin sinabi ko eh. Tsaka siguro oras na para makinig siya sa mga sinasabi ko. Hindi yung puro sarili lang niya iniisip ng tama. June, if I were you, huwag mo na masyadong pinapansin yung mga sentimiento ni nanay. Kaya kayo laging nag-aaway, ikaw patuloy yung naiipit. Minsan nga, inisip ko pabalikin na kita dun sa bahay niyo eh. May iwan na lang ako dito. Iwanan kita dito? Oo. Eh, ako naman kasi yung nagiging problema niyo ng nanay mo eh. Alam mo, Mrs. Labsa, hindi ko kayo iwanan eh, baby, ha? Kahit sa China si pa akong mangisda, gagawin ko. Mabigil lang kayo ng magandang buhay. Tagahan mo yan sa marmol. Alam mo, Mr. Labsat, dahil dyan sa mga ginagawa mo at mga pinagsasasabi mo, lalo ka tuloy yung napapalapit sa akin. Uwe. Uwe, totoo nga. Ano mo, may talent ka sa pampubole, no? Ay, nako. Ayaw mo maniwala. Eh, diwag. Tol, paano nga kaya kung totoo yung sinasabi ni Rachel na napapalapit na siya sa'yo? Ba't sinabi ko ba hindi ako naniniwala? Eh kasi sa kwento ko, parang hindi ka naniniwala eh. Eh, ito naman mahina. Siyempre, style ko lang. Pakipot konti, maling mo, masabi pang mas madaming bagay, di ba? Ah, okay. So, para-paraan pala yun, gano'n. Oo! Baka talaga, Labsat, you're always into fishing something eh. Mangingisda ka nga talaga. Pero tol, seryoso. Alam mo, nararamdaman ko na talaga eh. Malapit na akong mahalin niya ni Rachel eh. Oo! So? Feeling ko mabubuo na yung matagal-tagal ko ng paghihirap pa. Pero mo ko sana, isang bagsak dapat yun. O, ano pong mga sinabi niya sa'yo? Gusto mo malaman? Oo. Sa isang audition? Ano? Gusto mo talaga malaman? Ano nga? Ano yun?
Isang mo siya ngayon.